So hello once again. So sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Google Slides. Yan. So take note din na ang Google Slides ay ginagawa lamang kapag may internet. No, kasi ano siya? Internet-based application siya sa Google. Ayan. So punta tayo sa ating Google Chrome. At kailangan pala may account ka sa Google. So ang account na ginagamit ko para sa Google ay ang aking DepEd account ko ang aking ginagamit. Ayan. So ayan o, nakikita nyo sa taas, yan yung profile picture ko sa ng aking DepEd account, no. Pwede rin naman yung personal Gmail nyo, basta may Gmail kayo, ha, Gmail. Ewan ko lang kung pwede yung ibang mail, yung Yahoo Mail, mga ganon-ganon. Di ko alam kung pwede. Ayan. So, punta tayo sa search engine natin. Ay, hindi na pala. Sa Google pala ito. Yung Google sa baba. Ayan. Pwede na kayo mag-type. Open natin yan. Ayan. Ayan. So, nasan dyan yung Google Slides, no? Ito palang video na ito, may permission naman ako ng Aerotech, no, para mag-share or gumawa ng clip para sa natutunan ko mga strategies ba 'yon tawag doon, yung mga ano nila sa mga webinar nila, yung natutunan ko sa mga webinar nila. Ayan, may permission ako. Yeah, ito yung patunay, no, nag-chat ako sa kanila. Ayan. At kung gusto niyo matuto pa ng mas marami pa, watch nyo ang Aerotech webinars, no? May iba silang webinars na ano na up to now, pwede nyo pang mapanood, and at the same time, pwede pang magpasa ng output at maka-earn ng kanilang electronic certificate. Ayan. So, ito na. Paano gumawa ng Google Slides? Again, pumunta ka sa Google Chrome or dun sa Google mismo, ha? Ayan. And then, as you can see, meron ditong mga ano, ayan o, yung siyam na box, ayan o, yan, ito, yung nakalagay mga app ng Google, Tagalog kasi sa akin, no, Tagalog, kayo na bahala mag-translate, ayan, pag pinindot mo yan, lalabas yung mga applications ni Google, yan, so meron dyang Gmail, Drive, Sheets. Yung Sheets, yan yung counterpart ni Microsoft Excel. Ito namang Docs, yan naman yung counterpart ni Microsoft Word. At yung Microsoft PowerPoint, ang counterpart na sa Google ay si Google Slides. Ayan. Pero may mga ilang bagay-bagay na hindi ganun kapareho. Pero mostly, magkapareho sila. No? Yan. So, pindutin natin yung Google Slides. Ayan. So, please bear sa internet natin, no? Ayan. Buti naman nakikisama siya ngayon sa ating, ano, pagre-record. At ayan. Pag napunta po kayo dyan sa ating Google Slides, ayan po, may lalabas pong blank, book report, field trip, flashcard, science project. Itong book report, field trip, flashcard, science project, hindi ko pa yan na-try. Hindi ko pa siya na-explore. Kasi doon sa webinar ng Aerotech, pinagawa kami ng ganito gamit yung blank. So, blank layout yung aming ginamit. As you can see, ito din yung aking mga gawa. Ito yung Google Slides ko. Ito namang mga ito, yan, ayan, at ayan, hindi siya Google Slides. Yan ay mga PowerPoint ng Microsoft. No, nilagay ko lang siya sa Drive. Sa Google Drive. Yung Google Drive, maganda rin siya kasi siya yung parang USB mo. No, USB mo, pero hindi siya sinasaksak. Siya ay application na mismo ng Google. Diba? Ganun ka-flexible ang Google. So, Google, baka naman. Ayan, ini-endorse ko na kayo. Ayan, so, ayan, ito yung aking gawa. So, punta tayo sa blank. Bilisan natin. Dahil ang recording natin kailangan mga 10 minutes lang tayo. Ayan. So, ang kagandahan dito sa Google Slides, kapag halimbawa namatay yung laptop mo na lobat, di mo kasi na-charge kunwari. O kaya naman naghang yung laptop mo or yung desktop mo, di ba? Nakakagigil yung ganung mga part. Ang maganda dito,
automatically nasa-save siya kahit di mo i-click yung save. Masisave talaga siya. Ayun ang maganda sa Google Slides. Kaya no need to worry kapag namatay yung desktop, yung laptop. Ayun ang maganda sa Google Slides. At sa Google Docs, sa Google Sheets. Ayun ang maganda. No need to save, save, save. Kasi siya na mismo mag-save sa sarili niya. Yan. So, may nakalagay dito yung untitled presentation. So, pwede mo siyang baguhin. At kapag tinype mo, halimbawa, yan. Google Slides presentation. Ayan. Bago na ba yung pangalan niya? Na-rename na ba? Yes. Di mo na kailangang isave. Dahil, save na siya. Automatically. Ayan. So, may nakalagay na naman dito. Click to add title na naman. So, ayoko nga nang may ganyan. Gusto ko blanco lang. So, punta tayo sa layout. Ito yung layout to. Layout. Ayan. Layout. So, dahil ayoko nang may ganyan, gusto ko blank. Asan yung blank dito? Di ko makita. Ayan, nandun sa baba. Inusog ko lang yung cellphone ko. Kasi kasabay mag-record, may cellphone. Ayan. Ayan, blank ko na siya. So, paano naman mag-add ng, ano, ng slides? Try natin yung Ctrl-M kung pwede. Ay, pwede. Kaso, meron pa din siyang ganito. So, mag-layout ulit tayo, ha, ng blank. Yan. Tapos control M ulit tayo. Wala na yung pangatlo. Ba't sa pangalawa meron siyang click add title? Dapat wala na eh. Ayan. So, paano gumawa ng classroom scene? O ng virtual classroom scene sa ating Google Slides? So, paano yung ginagawa ko? Dun sa ginawa ko, pinost ko kagabi. Ayan. So, mag-i-insert tayo ng image. No? Ang turo dun sa Aerotech, insert image din. So, anong image yung hahanapin natin? Anong image? No, yung pang-background natin. So, ang pina-search sa amin doon ay ang, yan, pina-search na background. Kayo bahala mag-search ha. Oo. Yung tinuro ng Aerotech, ginaya ko lang siya. Pero, as time passes by, nag-explore ako kung ano yung gusto kong laman ng classroom scene ko. Yan. So, ang pinahanap sa amin doon ay ang wall, paper, and floor. Background. Yan, lumabas na siya. Ayun yung pina-search sa amin. Tapos, pili ka na lang daw ng kung anong gusto mo. Yan, kung gusto mo, ganyan. Diba? Ako kasi, ang pinili ko ay hindi ganyan. So, tuturuan ko na kayo yung ginagawa ko para yung gagawin nyo din, maganda din. So, again, para mag-insert ng background, insert image, then search the web. Kasi nga, tayo ay nasa internet. Pero kung may mga files ka naman dyan na magagandang background sa desktop mo, sa laptop mo, or sa USB mo, you can grab the file. You can drag that file papunta dito sa ating Google Slides. So, search the web tayo. Ayan. So, ang isa-search ko dito ay ang dotted wallpaper. Kasi gusto ko yung wallpaper ng yung dingding ko. Yan, yung magandang wallpaper. Yan. Ayan, so pipili ka dyan. So, ito yung sa akin, diba? Ito, yung color blue. Yan, double click natin. Double click ka para ma-insert siya agad. Di ka na mag-i-insert, ganon-ganon. Yan. Ayan. Tapos, i-drag lang natin or i-extend lang natin siya. No? Ayan, so usog ko lang to konti, no? Yan. Para kita ko pa din. Yan. Okay, may background na tayo. Yung background na yan, para yan sa dingding. So, ano naman yung sahig? Ganun ulit ang step natin. Insert, image, then search the web. Kailangan dito mabilis ang internet. Ayan, so ano naman tayo, ang ginamit ko kasi ano, wall and floor background. Yan ang ginamit kong searching and ano, searching keywords, yung mga keywords na ginamit ko sa pagsa-search. Usog ko ulit yung camera. Ayan, asan na dito yung wall and floor? Wall and floor. So wala dito yung bed kong floor.
Oo, ma-arty ako sa floor eh. Wall and floor na lang. Wall and floor. Ayan, ito yung akin napili kagabi. Or pwede rin to, oh, maganda rin tong isa. Ito na lang, para bago naman. Ayan, so i-double click ulit natin para mapunta siya sa Google Slide. So usog ko ulit to. Ayan, usog tayo na usog. Ayan. So paano yun, sir? Natakpan yung background mo na color blue dotted, ano, blue dotted. To background. Ayan, so ang gagawin natin, guys, ikakrap natin yan. Kasi floor lang kailangan ko dyan eh. So ikakrap natin. Crop natin yan. Yan. Floor lang kailangan ko dyan. Yan. O sir, yung floor mo nasa gitna. E di extend lang natin. Ayan. Nasaan yung isa? Yan. So yung floor natin masyadong mataas. So ibaba natin. Yan. Ganyan. Yan. Meron na tayong dingding at floor. So, ngayon naman, yung ating whiteboard. Ay, hindi. Yung ano muna? Yung doormat. Or yung carpet. So, search, insert, image, search the web. So, ang nga hanapin natin ay carpet. Or transparent carpet. Ayan. So, ito. Insert natin. Double click. Ayan. Ayan. May carpet na tayo. So, ikakrap ko lang siya para kasi kumakain ng space yung pinaka-box niya. So, ikakrap ko lang siya. Ayan. Ayan. So, okay na. Ilagay natin sa sahig. Ayan. Okay na po. Then, meron ding bookshelves doon, diba, sa ginawa ko. So, gawa tayo ng, search ulit tayo ng image sa web. So, ano hanapin natin ay transparent bookshelves or bookshelf. Ba't kailangan transparent? Kasi para wala siyang background na puti. Ganun-ganun. Pwede ka na magbubura ng background. So, dito yung aking, ayan. Ito yung aking bookshelf na ginamit eh. Double click. Ayan. So, malaki na naman siya. Kailangan natin i-crop. Dahil kumakain ng space. Paliitin natin siya ha. After i-crop. Ayan. Okay na. Ay, ba't ganon? Ulit. Yan, okay na. Crop ulit natin. Paliitin natin. Yan. Meron na tayong bookshelf. Or, ayan, bookshelf. Okay. Ayan. So, ngayon, medyo mahaba-haba na yung ating pagre-record, no? So, bilisan natin siya konti. Ayan. So, after ng bookshelf, iba naman. Ibang object naman. Bintana. Kailangan may bintana yan. So, insert, image, then search the web. Kahit hindi ka na pala mag-search the web, kung may file ka sa desktop mo or sa laptop mo, pero kung wala ka pang file na mga, yung mga images na ipapasok mo dito, mag-search the web ka talaga. So, dahil ako, wala akong mailalagay dito na mga ganyan, nag-search the web pa ako. Yan. So, search the web tayo. Then, transparent window naman. Transparent window. Yan. So, usog ko ulit to. Dahil nag-searching tayo. Ayan. So, ito, pwede na to. Or, ito yung brown yung ginamit ko kahapon eh. So, yung ngayon, yung white naman. Try natin yung white. Double click, insert yan.
Ayan o, kung mapapansin nyo sa taas, ayan o, diba, lahat ng changes na ginagawa mo, save to drive na siya. Diba? Basta lahat ng may... Ayan, tinan mo, re-resize ko lang to ha. Re-resize ko lang yung window. O, saving siya o, automatic. Diba? Ganun kaganda si Google Slides talaga. Ayun yung patunay o, lumalabas sa taas. Saving. Diba? Ayan. So, nilagay ko yung aking, ano, window dito. Yan, dyan ko nilagay yung window ko eh. Yan. Lakihan natin ng konti. Senta sama masyado niyan, di ba? Yan. Yan. So, bakit ganon yung window mo ang nasa labas? Yung wallpaper mo? So, syempre, kailangan lagyan natin ng ano, ng effect yan. Kunwari, na may labas. Ano ba yung view sa labas? Yung mga puno, yung langit. So, insert image, then search the web. Ang hanapin natin ay trees background. Clip art. Pag sinabing clip art kasi cartoonized siya pag clip art. Ayan. Yan. So hanapin natin yung ginamit ko kahapon. Ito pwede rin to oh. Yung background, yung nasa labas, 'di ba? Mount Everest na. Okay, Mount Everest. Ayan. So, asan kayong kinagpito ko kahapon? Ito na lang, yan. Pwede naman to siguro. Double click natin. Ayan. So, resize ko lang. Ay, okay na yan. Huwag natin i-resize. Yan. So, ito palitin natin para magkasya siya doon sa loob ng window or sa labas ng window. Yan. Kung mapapansin nyo, yung window natin, natakpan na. Natakpan na, sir. Ba't ganyan yung window mo? Ay, yung ano mo, yung window mo, natakpan na nung image. So, paano siya palalabasin? So, itong clip art ng ating trees, i-right click natin. Right click. Then, order. Again, ha. Right click. Order. Then, send to back. Send to back. Ay, wait, mali ako. Hindi send to back. Send backward lang. Huwag send to back. Send backward lang. Send backward. Yan. O, diba? Nasa labas na yung image. O, may labas ka na. O, diba? Galing. Yahoo! Yan. Send backward, ha? Hindi send to back. Send backward. Send backward ang gagawin para mapalabas yung image na yan. Yan. So, next naman natin ay yung ating whiteboard or yung blackboard natin. So, insert. Image, insert, image. Then, search the web. Ang hahanapin natin ay transparent, blackboard, or whiteboard. Ako, pipiliin ko muna blackboard. Yan. So, hanapin natin yung ginamit ko kahapon or kagabi. Ito, yan. Double click, insert. Yan, tapos i-resize natin siya. I-resize na natin yung blackboard natin. Yan. So, nakikita po ba? Nasusundan naman po ba? Mabilis po ba? Kasi matagal, pag matagal mag-record, mamimemory full ako. Oh, ayan. And then, bahala na kayo mag-resize nyan, no? Kung na-insert nyo na kayo na bahala mag-resize. So, next naman, yung couch. Search the web. Then, transparent. Hindi pala couch ginamit ko. Sofa. Transparent sofa. Yan. So, asan yung ginamit ko kahapon dito? Yung magandang color red na sofa. Ayan. Hindi ko na mahanap. Nasaan na yun? Hindi ko na mahanap. So, clip art natin. Baka clip art yun. Clip art. Ayan, so wala pa din. Hindi ko ba din mahanap yung aking sofa. Ayan, nahanap ko na. Ito. Yun yung ginamit ko kahapon. So, i-resize ulit natin yung sofa. Kasi malaki yan. Oh. I-resize lang natin. Paliitin natin. Ayan. Lagay natin sa pwesto niya. Ayan. Wait lang, sugod.
Saan? Yan, o diba? Tapos meron pa akong base pala. So, insert, image, search the web, transparent, flower base na lang. Flower base. Pero hindi flower nakalagay doon. Dahon. Clip art. Para cartoonize din. Saan ba yung kahapon ko dito? Ito, yan. Ito yung kahapon kong ginamit. Yan. So, malaki siya. I-resize ulit natin siya. Yan. Oh, paano yan? Nasa ibabaw ng sofa. Ang gagawin, right click, then order, send, backward. Yan. Kaso ba't gano'n, naharangan niya yung blackboard. So, click natin yung blackboard. Yung blackboard natin, right click, order, bring to front. Yan, diba? Nasa likod na yung ating flower base. Ayan. So, paano naman yung Bitmoji? Kung may Bitmoji account ka na, ito na yon dito. Yan. Ang tagal niya. Matagal yung Bitmoji dito, eh. Yan. So, ayan. Okay na. Ayan, nakita nyo yung seat. Nakaseat, nakaupo. Kasi iuupo natin sa sofa yan. So, double click. Ah, hindi. Right click daw din, copy image. Yung pala gusto niya. Yan. Tapos, punta tayo dito. Control V natin. Control V. Yan. Para, ayun yung shortcut sa paste, diba? Control V. Paano yung baliktad? Eh, yung sofa niya nakabaliktad. Babaliktad rin natin or i-flip natin itong Bitmoji. So, right click. Right click, then rotate. Paano mo siya i-rotate? Flip horizontally. Horizontally. Oh, di ba? Baliktad na siya. So, lagay natin siya sa upuan. Yan. O, diba? Tapos palakihin mo lang siya. Usog ko ulit doon. Diba? Yan. Yan. Palakihin mo lang ng konti si Bitmoji. Ayan. O, diba? Bongga na. Yan na yung ating Bitmoji. Nakaupo na. Ayan. So, ganyan lang gumawa ng ating virtual classroom scene sa Google Slides, no? At nasave na yan. Hindi na kailangan isave, no? So, try nyo din i-explore. Maganda siya. So, sa next nating tutorial, kung paano naman mag-hyperlink, no? Dito sa ano. Ang ganda din mag-hyperlink dito. Yan. So, yan. Bye!